malakas na amen. Amen. Magandang-magandang umaga po sa bawat isa. And pwede po bang i-welcome ninyo ang inyong katabi? Welcome. Sa oras na ito, welcome nyo naman, ngitian nyo. Just say hi, wave hello, kung ano man po yun. Pero it's a great blessing. It's another beautiful Sunday para po sa atin. And He has given us another opportunity para po tayo ay magsama-sama upang purihin at itaas ang bahin ng pangalan ng ating Panginoon. Amen. So napakabuti niya. Amen. Tayo po'y manalangin bago tayo mag-umpisa. Lord, thank you so much for what we have heard in this covenant testimonies, Lord God. Indeed, Lord, patuloy namin, Lord God, makikisaya kami, Lord God, at patuloy na magre-rejoice kami, Lord God, sa patuloy mong paggawa, Lord God, ng mga miracles, ng mga bagay, Lord God, na tunay na ang lahat ng papuri at pagsamba ay sa iyo lamang namin ibabalik, Lord God. Patuloy, Panginoon, na we are believing for more and greater things, Lord God, na pwede mong gawin, Lord God, hindi namang sa ibang tao, pero even, Lord God, sa aming mga buhay. Lord, at this moment, Lord God, patuloy namin itinataas ang aming mga sarili sa iyo, Lord God. Sinusurrender namin, sinasubmit namin ang lahat, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa bawat buhay namin, Lord God. Sabi ni Kirby kanina, Lord, hindi kami papayag na matatapos ang oras na ito, ang service na ito, Lord God, nang wala kaming nakukuha at patuloy na natatanggap mula sa iyo, Lord God. We are expectant, we are open sa move mo, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God. At patuloy po, Panginoon, nakatagpuin mo ang bawat isa sa amin, Lord God. Patuloy kang kumilos. We freely move, Lord God, in each of our lives into this place, Lord God. We surrender and commit this time to you, Lord God. And we are believing, Lord God, that you are working in a miraculous way sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon. We give you praise. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. All of us will say, Amen, Amen. Yes, clap ang ulit natin ng Panginoon. Aside po, every year na sineselebrate natin ang covenant celebration po natin, of course, yung covenant season na tinatawag po natin, sa ating church, yearly po ginagawa natin yan. Aside, of course, from that, we are also consolidating our major events during covenant season. So lahat po ng mga main events natin, the pillars, yung palarong cornerstone, and even po yung parating na covenant generation, covenant celebration, which is of course about generation, ay atin po, nakasama po siya sa covenant season po natin. We are putting everything or consolidating every main events para po talaga sa covenant season na yan. And of course, exciting din po yung tatlong bagay na lagi natin ina-emphasize during po covenant season. Together, we are seeking the will of God. And of course, we discussed this topic last month ng August, and of course last month ng September, we discussed about our commitment sa purposes ng ating Panginoon, as we discussed yung committed to God and His purposes. And of course, this last month, which is October, ito pong month na ito, we are emphasizing or we are culminating our covenant season sa ating topic po. And ang series po, or title po ng series natin for month of October, which is focusing on engagement, is entitled, Be Engaged in Building God's Kingdom. Pwede pong tabi mo sa katabi mo, Be Engaged. Every year, we take time to remind ourselves ng ating pong mission at ang ating vision. Pwede po bang malaman kung sino nakakaalam ng vision statement ng ating simbahan? Huwag mo muna ilalagay sa visuals. Pwede po bang meron ba? Vision? Sige nga, mayan. Build Godly lives, reach the world. Ito may prize ako. Sino po nakakalam ng mission statement? Taas ang kamay, meron ba? Sige po. Sige Ate Alma, mamaya na after the service ha. Ang prize. Sige po Ate Alma. Palakpakan naman po natin ang ating Lord. Nandun po siya. Lagi po natin, yearly po, dinadaanan natin o talagang binibigyan natin ang DNA ng ating vision statement, ang ating mission statement. Of course, in vision statement po natin, yung nais po natin talagang i-attain, goal po natin, why we are existing, kung bakit po talaga tayo nag-gather, at bakit po may simbahan ng cornerstone. It is for us to build godly lives and reach the world, of course. Medyo sobra po siyang general to build godly lives, pero I believe by God's grace it will be possible. And at the same time, as we are building godly lives, there is a tendency for our, there is this strength and empowering para po sa atin to reach the world naman po. Paano natin ito magagawa o paano po natin siya ma-attain? Of course, through our mission statement.
And dito po sa mission statement natin, nandito po yung ating pong focus ngayon sa series natin sa Engage. We want to focus ngayon pong engagement o yung pong series natin ngayon, we will focus on what empowered Christian looks like, an empowered Christian life. Kung sinasabi po natin na gusto natin magkaroon ng empowered Christian life, ito po ang mga ibig sabihin niya, ito po yung description o paano po natin i-describe ito sa bawat buhay po natin. And of course, we started last week yung pong meeting, yung pong ating first week ng ating series, and of course, we heard a powerful message from our founder, Pastor Alfred Abad. Sino po ang nandito last week? Amen. Diba lahat po tayo na-remind, lahat po tayo na-rebuke, lahat po tayo ay correct. Ako lang po bang mag-amen? Amen. And of course, intentionally po, inumpisahan namin ito from the kulay, sabihin sa giving, papunta po doon sa prayer that we will end in prayer. Kasi po, during our covenant celebration, which is before po, previously, siya po ay annual prayer conference, tapos naging annual prayer celebration, at ngayon naman po tinatawag natin covenant celebration. And of course, it's called prayer celebration that we are actually emphasizing yung mga bagay na ginawa ng Panginoon para po sa atin at sa mga individual na member ng ating simbahan. Giving thanks to all what God has done, what God is doing, and what God is about to do. It's the celebration of His goodness personally at bilang isang simbahan po corporately. Ngayon po, for our week 2, the title of the message is Engage Through Missions. Pwede po bang sabihin niyo missions? Missions. Ang Diyos po sa lahat ng ginagawa natin o sa lahat po ng binibigay niya o inahayaan niyang mangyari sa ating buhay o sa atin bilang isang simbahan, meron po siyang reason. Amen po ba? He has every reason sa mga bagay na ginagawa niya po. Bakit kaya niya po in-establish ang simbahan na katulad po nito? And is it just a place? Place lang daw ba po ba ito na pag nagsama-sama ang mga tao na kanya pong iniligtas ay magkaroon po tayo ng time together to pray, time together to fellowship. O meron pa daw po bang greater purpose na meron ng Diyos sa kanyang isip pagdating po sa kanyang pag-establish ng simbahan na katulad po natin. The Bible teaches that the church isn't a building. Hindi lang po itong building place na ito na pinupuntahan every Sunday or every time po na meron tayong mga event. Pero sabi po dito, church is a group of people called out of this society by God in order to accomplish a specific purpose. Anong specific purpose ito? Yung very purpose na meron ng Panginoon sa bawat tao na kanya pong pinagsama-sama. At yung mga purpose na yan, kapag po makikita natin, it will always boil down to giving all greater glory sa ating Panginoong Diyos. So meaning po, pag sinabing church, it is all of us. He is calling each one of us to accomplish a specific purpose. When Jesus Christ said in Matthew 16:18, I will build my church, He built it and remains the head of the church. Amen po ba? Yung simbahan po natin, kahit sabihin natin na may mga leaders po tayo at meron po tayong kinikilalang mga leaders o pillars ng simbahan na to, o kaya po yung talagang nagtatag ng simbahan na to, we still encourage or we still acknowledge that Jesus is the head of this church. Amen po ba? Na siya ang patuloy na nag-establish nito, na siya ang patuloy na nag-take control, na siya ang patuloy na nasusunod at patuloy na pinakikinggan natin in every step of the way na gagawin natin bilang isang simbahan. At tayo po, as a church, refers to a body of Christ, a followers of Jesus, disciple of Christ, and at the same time, Christian. And Jesus as our head, tayo po bilang katawan, it gives us the task to accomplish in this world. And ano daw pong task meron binigay ang Panginoon sa atin? Jesus Christ's instruction to the church are often called Great Commission. After po niyang mamatay and ma-resurrect, Jesus gave His disciples these marching orders. Basahin po natin sa Matthew 28:18-20. Sabi po dito, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Jesus also gave His followers the job of preaching the gospel of the kingdom of God to the whole world. So, hindi lang pala
ang gawain pala na to na mag-share at patuloy na mag-proclaim ng good news o ng mabuting balita ay hindi lang pala trabaho ng pastor o kaya po trabaho ng preachers. Bawat isa daw po sa atin ay tinawag ng Panginoon at binigyan ng ganitong klase ng task. Sabi niyo nga po, task. Job. Gawain. Upang po i-preach natin ang gospel o good news dito sa buong mundo, sa mundong ito. And it does not only apply to the disciples then, nung kung ito ay binigay niya o ito po in-instruct niya sa mga disciples na nandoon po habang o before po o siya po ay pa-ascend po sa heaven. Pero sabi po dito, the work of the church continues and it did not cease when the original disciple died. Sabi, hindi po natatapos na doon lang po sa New Testament o doon lang po yung binigay na instruction. Pero sabi po dito, habang po nagpo-continue ang church, the church mission has passed to each generation of God's people and until in our time right now. Ibig sabihin, nagpasa-pasa po yan from generation to generation hanggang ngayon po sa generation natin and even to the generations to come, patuloy na ito rin po ang ating ipapasa sa kanila. So it still continues. And the message that has been received before never changes. It's the same message that until now ay ginagawa po natin at patuloy na tinatayuan po natin upang tayo ay patuloy na mag-obey at gawin po natin ito. So now, as followers of Jesus Christ, the job of preaching the gospel to the whole world is in us. Ano daw kaya ang mission na ipipreach natin sa mundong ito? Sabi po dito, the mission of the church is to share the gift of Jesus, is offering to the world the gift of freedom and salvation from sin and death. Yan po yung ating mabuting balita na gustong iparating sa mga tao na talagang hindi pa nila na fully acknowledge or realize ang ibig sabihin po ng mga bagay na yan. Many people actually, kung titignan po nila, they understand what's the meaning of this. Pero yung pong experientially, yung pong maranasan nila at talagang ma-recognize nila at sabihin nila na totoo na ako ay iligtas ng Panginoong Hesus Kristo sa kasalanan ng pwede na ako naman talaga ang magbayad. Sa kasalanan ng ako ang mismong nag-gumawa at patuloy na commit ng mga kasalanan yan. And yet, because of what Jesus Christ has done, and I believe in what He has done in the cross of Calvary, I am saved by His blood and by what He has done in the cross. But how are you going to share this powerful truth kung isang beses or manakanaang pag-share lang ang gagawin natin? Actually, pag sinabi po natin na God is challenging us to go and make disciples, it may give you a time like one time event po ng buhay mo na pwede mong i-share yan. Pero you know what? Most often or kadalasan po sa buhay natin, meron po tayo, binibigyan po tayo ng opportunity ng Panginoon para po talaga mag-support, alalayan at patuloy na tulungan ang mga sinisharean po natin. Amen po ba? Tama po ba? You just look at yourself, bawat isa po sa atin. We are where we are kung sa atin po na ka rin bilang Kristiyano because somebody shared to us that gospel and somebody is there para po tayo ay suportahan, gabayan, alalayan, i-invite, sagutin kung kaya nilang sagutin ang mga tanong natin o kaya po talagang tulungan tayo kung paano natin maiintindihan ang mga bagay na hindi natin dati na naiintindihan. Tama po ba ako? And it's the same challenge that God is giving in each one of us. In short, sabi po dito, sharing the gospel is the mission of the church. And the church that we are talking about is not us bilang corporate church, pero po church bilang isang tao na tinawag ng Panginoon upang bigyan ng ganitong klase ng task para po sa mundo. Wherever or anuman pong task yan, I believe that God is giving us all opportunity, may it be sa house natin, sa community natin, sa trabaho natin, yung nakatabi man lang natin, lagi natin nabibilhan sa palengke, wherever, anuman po yan, just listen to what the Holy Spirit is telling you at alam ko po na binibigyan niya po tayo ng opportunity para po ma-share ang good news of gospel because that is our very mission. That is the reason, the purpose ng ating existence. Yes, we are saved. Thank you Lord sa mga blessings, salamat sa mga breakthrough, salamat sa pagmamahal, salamat sa araw-araw na kapayapaan na binibigyan ng ating Panginoon. Pero you know what? Meron pong purpose kung bakit po tayo pinupuno at binibless ng ating Panginoon. And God is calling us to be also a blessing sa ibang tao.
kung gaano natin na-experience ang love ng Panginoon at kung paano natin na-experience ang blessing ng Panginoon sa buhay natin. I believe it's the same thing that God wants us to love and to bless others as well. Amen po ba? Amen. In Matthew 28:18-20, we are commissioned as disciple of Christ para po i-carry out ang role at mission natin dito sa mundong ito. Of course, go means in sharing and proclaiming the gospel or the good news to the world. Ano nga ba po sinabing gospel? Kung paano mo naranasan ang pagmamahal ng Panginoon at ano yung way kung bakit mo sinasabing ikaw ngayon ay ligtas? It's just the same thing na sasabihin mo at isi-share mo sa ibang tao. Just believe in your heart that Christ died for you and He is now forgiving your sin and He is now saving you and His blood is covering you. Believe with that truth, yung truth na yan, and yung mag-grow ka pagdating doon sa na-realize or sa na-discover mo pagdating sa Panginoon, sa truth na binigay sa'yo o i-share sa'yo. That's just the simple or yung most simple or the simplest thing na pwede po natin talagang sabihin pagdating sa kanila. Sometimes we complicate things. Amen po ba? Dapat kailangan ko, dapat kabisado ko. Yes! Napakaganda po na pag-prepare natin. Kailangan magkaroon tayo talaga ng basis. Pero you know what? Sometimes, as simple as God loves you, Jesus loves you, minsan nangungusap na po at patuloy na nagkakaroon ng open door ang Holy Spirit upang mag-work po sa tao na nakarinig ng truth na yan. Amen po ba? Amen. Don't complicate things. If God has given you that task right there and then, katabi mo man yan, o kung kilala mo man yan, o kapitbahay mo man, o si kapitan man, o kung sino man, pero pag narinig mo ang Holy Spirit, sabihin mo sa kanya, mahal ko siya, just obey and you will see how God will work on the life of those people na pinagbibigyan mo at pinagsishare mo at pinroclaim mo ng good news na yan. But I want you to focus on what is next after po ng command na go. Sabi po dito, go, and sabi po dyan, make disciples. Sama po ba ako? Pwede nyo ibalik if pwede of, ano, di ba? Go and make disciples. So meaning, after going and proclaiming and sharing the good news, hindi daw po nag-e-end doon lang. Sabi po dito, we also have to make disciples of all kinds of people. Bawat isa po sa atin dito, we have already seen the journey ng buhay natin bilang isang Kristiyano. And you know what? May mga pagkakataon sa buhay mo, I don't know kung naitanong nyo na rin po ba to. Ano na ang next sa akin as I am growing and maturing in Christ? Habang ako ay lumalalim sa pagkakakilala ko sa Panginoon, habang ako ay nasa Sea Life, ako isilang isang Sea Life member, nasa isang Sea Life group, o kaya ako ay umaate ng mga fellowship na meron ng aming simbahan. And I am continually enjoying what I am learning and I am discovering. Ano na ang next sa akin? I think this is it. Go and make disciples. God is equipping you. God is allowing you to learn things. God is filling you up. Ikaw ay pinupuno niya ng mga bagay na patungkol sa kanya because there's a purpose going and making disciples. Ibig sabihin po, there is a combination of these two elements pag sinabi natin sharing the gospel. Pag sinabi natin sharing is the mission of the church, dalawang elements po ang kinakailangan nating tingnan. Hindi po pwedeng isa lang. Sabi po dito, the combination of these two elements that is very important na i-consider sa kanyang great commission is this, evangelism and discipleship. Evangelism is the ministry of proclaiming the good news of Jesus Christ that will bring men's soul into fellowship with God. Kung hindi po nila marinig ang katotohanan na yan at hindi nila mababalitaan ang mabuting tipal o yung mabuting balita o yung gospel na inyong sinishare pa, paano po nila yan marirealize? Paano po kaya nila o paano po sila magkakaroon ng knowledge that will really open or unfold yung pong power para po sa kanila? Hindi lamang po yun, once they have that learning, when we hear the sharing of the gospel, discipleship is included here. There is Christ, this is the, actually the primary mission nating mga simbahan. Kaya pag sinabi natin, sharing the gospel is the mission of the church. It involves evangelism and at the same time, discipleship. Malinaw po ba? Gusto kong sabihin na, ah, tama na, share. Pero if you have the opportunity para po sila i-disciple, para sila po ay alalayan, para sila po ay turuan kapag merong opportunity. Hindi po bigla-biglang papasok tapos alika mag-Bible study tayo. Alam niyo po ba, I have seen a person na talagang sobra po siyang
Sobra po siyang curious, sobra po siyang gutom, yun ang tingin ko po sa kanya about the Word of God. Sabi ko, alika, si life ka, akin, tayo mag-si-life tayo. And since hinahabol ko po siya, so kami dalawa nag-si-life, you know what? After one session, sabi niya, ay, overwhelming sa akin ang lahat ng yan. So I think that was 2021, parang ganun po. And you know what? Right now, she is there attending Ladies Fellowship sa San Jose Del Monte. And naririnig ko po sa kanya na sobra siyang natutuwa, sobra siyang basta masyado siyang overwhelmed sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanya. And konting-konti lang po tatanungin ko na, nagsisilahit ka na ba? Pero you know what, whoever or ano man po, nakakatuwa po na may growth at may timing ang lahat ng mga bagay, because this is actually what God wants to each one of us, to grow in Him and continue to know Him by whatever ways na pwede i-open ng Lord para po sa atin. Amen po ba? And for us to understand why this mission matters, it helps us to see where it is taking us. It offers us a peek kung ano po yung kakahinatnan ng ating pong sharing the gospel and making disciple. Revelation 7, 9 to 10. After this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands, and they cried out in loud voice, "Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb." Pag dumating ang time na ito, I wish, inihingi ko po sa Lord na sana makita natin at ma-recognize natin, ayun yung taong sineran ko, ayun yung taong dinala ko, ayun yung taong na in a way, sinagot ko lang isang tanong niya at nagtuloy-tuloy na siya at patuloy na lumago na siya. This vision is actually the ultimate fruit of sharing the gospel and making disciples around the world. Kaya po huwag natin sabihin na, ano lang yan, naku, parang hindi ko yata kayang gawin yan, o parang huwag ko na lang gawin yan, total, binibless pa rin naman ako ng Panginoon. Yes, you can always do that, you can be like that, pero you know what, at all times, meron challenge at may bibigay na na command o instruction ng Panginoon sa iyo in sharing the gospel and making disciples. Hindi lang sa pagbabahagi, pero kasama ang pagtuturo. Because salvation includes discipleship, and it doesn't belong to any one culture lang po, one language or race. Kundi gusto ng Panginoon na ito ay patuloy na ma-spread kung saan man po dadalhin ang seed na ito. Instead, the gift of salvation in Jesus Christ, the good news at the heart of the gospel, brings together a beautiful mosaic, medley, mixture of cultures in worship and celebration. Kaya pag dumating ang time na ito at ma-witness natin ang vision na sinasabi po sa Revelation, how good it is para po sa atin na makita po na, thank you Lord, kasi talagang nag-obey ako sa gusto mong sabihin, dahil patuloy na nakikita ko ang multitude of people na hindi lang po Filipino, pero different race, different cultures, na patuloy na nagpupuri at patuloy na sumasamba sa iyo. If you read vision of the church in Revelation 7, 9 to 10, we have seen here people from all different culture backgrounds. Dahil ano pong ibig sabihin ito? It means that God encouraged us to share the gospel through, unang-una sabi po dyan, global missions, mission of the church. Minsan nakatoon lang po tayo sa kung sino po yung katabi natin. Pero you know what? Ina-encourage din po tayo ng Panginoon na talagang lumabas. A global mission. Hindi man tayo o ikaw ang missionary of going to Timbuktu o kaya sa Africa o kung saan man po. Minsan may mga tao, no, ay gusto kong maging missionary doon sa Japan kasi maganda doon. May mga pili-pili pa sila, di ba? Pero you know what? Kung saan katawagin ng Panginoon, doon ka. Amen ba? Amen. Mountain man yan o kung saan mang tribu yan. Pero God is encouraging global mission of the church. Acts 1:8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth." Sabi po dito, God called the early church to be missional outside of their own communities, to share the gospel to, again, not just to those in their surrounding area, but also to the ends of the earth. This is our call today too. Hindi lang po yan kay sa mga disciples yung time na yun, dahil sobra po sila mainit na mainit, pero even sa atin po, it's our call today. And we are realizing that the vision requires engaging the mission that reaches beyond the tribal and cultural boundaries. Kaya kung may pagkakataon po, kung merong opportunity para po tayo ay mag-engage sa mga bagay na
na missional o kaya out of the country or kung ano man pong mission yan that reaches beyond yung culture at saka po yung tribal boundaries, go for it at itry po ninyo. It's a different experience and you will truly see the heart of God nagmamanifest sa bawat isa sa inyo. Amen po ba? Hindi lamang po yun. Si Lord balance. Amen ba? Bakit kamo? Because on the other hand and in the same way, as He gives emphasis on reaching the global mission of church beyond our culture and tribal boundaries, He's also putting emphasis or great consideration sa mga malalapit na lugar sa atin. Mga kapitbahay mo lang, mga kausap mo, kachokaran mo, ayaw kong sabihin mo Marites, no? Kachokaran mo tuwing umaga, o kaya nakikita mo lang dyan. Di ba, minsan, una-una, hello-hello kayo, hanggang magugulat ka, kilala mo na siya, kilala mo na pangalan niya. After 1 month, alam mo na kung saan siya nagtatrabaho. After 2 years, alam mo na kung anong yung mga bagay-bagay sa kanyang buhay. So, God is also giving importance to what He refers as the local mission of the church. Hindi pa natin fully saturated ito, pero He is also giving emphasis dito. Kaya minsan po, no, then, nire-ready ko yung sarili ko para sa global mission. Pero you know what? God sometimes will call you dito po sa local mission dahil dito kanya ititrain, dito kanya empower, at dito kanya talaga hahasain. So that when you have opportunity para sa global mission, ready-ready ka na, kapatid. So, balansi ang Lord. In the same way, sabi po dito, the church needs to be attentive to the needs of the people directly surrounding us. Local mission is exactly how Paul started doing mission work. And it is when we are loving those in our backyard, Paul built relationships, participated in outreach and evangelism, practiced discipleship, taught and trained up leaders. So, si Paul mismo, dito siya na-train sa mga local mission na ginagawa po niya. So that yung nagkaroon na po siya ng kanyang mga missionary journey at travel po ni Paul, makikita po natin how powerful, how equipped Paul is sa kanya pong mga mission, sa kanya mga ginagawa. So sabi po dito, we need to learn these skills within our own context. Hindi po tayo basta-basta, oy, tinanggap mo na ba ang Panginoong Jesucristo? Baka may way, baka meron pong pangungusta muna, baka po meron mga pagpipray lang muna, o kaya baka po alam mo yun, mga words like, gusto mo bang sumama sa akin sa Linggo? I-treat na rin kita sa Jollibee. Mga ganun-ganun, o ano mang klase po ng pag-umpisa, whatever context you have, pagdating po sa mga tao, nire-reach out ninyo ng malapit po sa inyo, do it. Learn from it. Practice it. Para po talaga pag kayo ay nasa ng Lord to go to the other side of the world, kayang-kaya nyo na po. Jesus began His ministry preaching, teaching, and healing the sick people in Galilee. Doon muna po siya nag-umpisa. Sa mga nare-reach out niya, akaya niya pong puntahan. Like Jesus, ito rin po ang nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. And knowing these things, maintindihan po natin the church given us the task of sharing the gospel, hindi lamang po locally, pero globally. And of course, sharing gospel means making disciple. In line with that, kailangan po aware din tayo na there is no denying that the world has changed. Tama po ba ako? Nung time ni Jesus, wala po cellphone. Nung time ni Jesus, walang internet, walang video call. Praise God, ngayon meron na kahit na nasa Saudi o kung nasan man po yung inyong gustong kausapin, nakikita nyo po. Yun nga lang, ginagamit din pang scam. Tama ba ako? Kaya po pag may mga nangingi sa inyo, video call na kayo sa kanila para makita nyo talaga yung mukha nila. Ay, ako lang ba yun? Sabi po nito, meaning, kung may pagbabago, we also need to adapt such change. Kung ano man po yung change ng culture natin sa panahon ngayon. Tools man yan, methods, techniques, practices, use it para po maging effective yung inyong pong pag-accomplish sa mission na ito. The good news is that salvation in Jesus Christ never changes. The same message they had before is also the same message we have right now. Amen po ba? Pag sinasabi natin yung message ng good news is powerful, I'm telling you, until now, it's still powerful as it is. It is as relevant as it is ngayong araw na ito na ginagamit mo siya into the day onwards. It is as simple as the same message about Jesus, but new tools, new technologies, new culture to use and embrace in sharing the good news and making disciples equals or may result to effective witnessing or effective sharing of gospel. O sino po ba na effective ang inyong pag-share? Sino po sa inyo yung nag-share kayo pero para kayong nakipag-usap sa hangin lang? Tapos pagkatapos nag-iisip kayo, may nato po lang kaya siya sinabi ko.
hindi man po sa pag hindi man po pag-share ng gospel, makapagkwentuhan niyo lang po, di po ba? Parang pag-blankong-blanko yung mukha at nakaganyan lang sa'yo, sasabihin mo, parang hindi ko nakikinig sa akin. Alam na alam po natin yan. The thing is, same message meron po tayo, pero we have to adapt ourselves kung ano mang change meron po para maging effective ang ating pag-share. Ano daw po yung mga changes na ito? Or sabi po dito, if there are changes, we need new and effective approaches in sharing the gospel to our present culture. And it may look at the following as, sabi dito, meron po mga foundational characteristic of good missions. Kapag daw po nagawa natin itong mga foundational characteristic of good missions, or in a way na consider po natin, it paved way for us to have an empowered Christian life. Sino po ang gusto ng empowered Christian life? Try natin po ito. Una-una, number one, respectful witness. Respectful witness. There have been quite a few instances daw po that were good Christians. Good Christians po ito, ang maayos na Kristiyano, they have totally ruined the opportunity to present the gospel message simply because of their timing, of their delivery, and their presentation. Nakakalungkot po, hindi po ba? So ikaw, okay ka, ang ganda ng intention mo, you wanted to share the gospel, pero because of the way you deliver, your timing, or even yung presentation mo ng good news o ng gospel ng Panginoon ay hindi maayos, mahirap kong tanggapin yung taong kausap ninyo. Sabi po dito, the content and the truth of the message can be 100% accurate. Again, wala pong pinagbago, same message. Pero dahil nga hindi okay ang iyong timing, hindi okay ang iyong delivery, hindi okay ang iyong presentation, it is delivered, it is 100% offensive. So dapat alam po natin yan. That's why we need adaptability sa mga changes na meron po ang ating mundo. Then, you know what? The message that you are offering or you are telling them or sharing to them is distorted and sadly, it will be missed or it will be rejected. Mainly because of the way, the approach, the thing na meron silang narinig mula sa'yo. Sabi nila, that is why it is so critical for believer, para po sa atin, to keep both the delivery and message in complete harmony. Pero yun po ang dapat. Kailangan kung paano ka magsalita, huwag kang manakot kapatid, sige ka umpak sa impyerno. Mga ganyan po natin, hindi po ba? O kaya, makasalanan ka. Mga ganyan mga term po natin, dapat alam po natin, although of course, wala na po sa atin yan, amen? Wala po sa cornerstone yan. Pero you know what, sometimes, meron pa rin mga ways or yung pong tone ng voice natin or even yung facial expression po natin that expresses or shows an opposite message to the message na ating po ino-offer sa kanila. When it comes to communication, sabi po nito, we find that only 7%, sabi niyo po 7%, 7% of communication is the context, whereas 38% is tone of voice. Kaya kung ako po, ganun lang, kapatid. Okay lang po ba kayo? Baka magulat ako from there to there, natutulog po lahat ng mga tao. Tama po ba ako? So sabi nito, 38% is tone of voice and yung huge and whopping na 55% of communication is the non-verbal such as the body language or even the facial expression. So ganun pala na po, 7% na yung context na sinasabi mo, pero if you make them curious about what you are saying by your verbal and your body actions and even the tone of your voice, I think 100% makukuha mo yung tao na yun. It is very important for us to compassionately blend both context and delivery of the gospel message. Kailangan po exhibit natin yung appropriate volume and unconditional amount of love and respect for those we address. Kaya po yung mga prejudices natin, preferences natin, ayoko mag-share dyan kasi bakit, mata-pobre masyado yan. Ayoko dyan kasi eto yan, ay hindi ko alam kung 100% o 50-50 lang yan. Di po pwede po sa atin yon, because when time comes and the opportunity, divine appointment comes to each one of us, we must be ready. In harmony or blending, sabi po dito, ng ating pong appropriate volume and unconditional amount ng respect and love doon sa ating sinashare. When it comes to bearing witness for our Savior, it is imperative that we watch not only what we say, pero how we are saying these things. Tama po ba ako? Ngayon, baka sabihin niyo po, eh, naku, hindi dahil po, walang kahit na anong compassion, napaka sobrang direct ang magsabi. Iba po yung nagre-review, ano po, sa sharing ng gospel.
Kaya huwag niyo titingnan sa atin doon. Dapat daw yung tono ng boses mo, tsaka yung love and condition mo. Yes, it should be. Pero sometimes, it's a case-to-case basis. Amen po ba? Inaano ko lang yung sarili ko. Hindi po. We are in diverse world pa naman, so dapat po anything that can hinder us to effectively share the gospel in the context po ng love and respect, kailangan po maging aware, fully aware po tayo dyan. Sabi po dito, we are called to exist in harmony with diverse societies, traditions, and cultures. Our Christian witness should respect, honor, and seek to understand the value of other cultures and tradition. 1 Peter 3:15, hindi ko na po babasahin, pero pagdating po sa huli, sabi po dyan, everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. So lagi po natin paalalahanan ang ating sarili ng mga bagay na ito. Even kay Paul po, nangyari din po ito sa kanya. Acts 17:22 to 23, sabi po nito, so Paul, standing before the council, addressed them as follows, men of Athens, Athens, I noticed that you are very religious in every way. For as I was walking along, I saw your many shrines, and one of your altars had this inscription on it, to an unknown God. And this God whom you worship without knowing is the one I'm telling you about. Dito po pinapakita ni Paul yung respect niya sa culture ng lugar na pinuntahan po niya. Actually po dito po, in context, aggressively po, in-invite si Paul sa Athens para mag-share habang siya po ay narinig na nag-share po sa ibang lugar. So dinala po siya sa Athens and he will actually preach, he will actually share the gospel. Pero you know what, dahil alam niya po at kilala niya po ang Athens, yung mga tao po dito, so sabi niya, he pays or give that respect sa culture nila. Ano sabi niya, I see na kayo ay very religious. I have seen the many shrines na nandito. So, inamin niya po yan, ano tawag po dito, in-acknowledge niya po yan. Hindi niya sinabing, alam mo, sabi sa Bible, huwag daw po yung asamba doon sa mga imahe, sa mga bato na katulad niya. Hindi niya po sinabi kaagad ng ganon. Meron muna po siyang ginawang start point po nila to talk about things hanggang po ilid niya ang audience o mga taong kausap niya into his conclusion. Hindi po siya nag-compromise, pero you know what? He made it in a way na effective para po talaga makuha niya yung taong kausap niya, but he lead them to the conclusion na gusto po ni Paul na sabihin po sa kanila. When we are confronted into this challenge ng witnessing and sharing our faith, huwag daw po natin sanang i-goal na mag-argue sa kanila. Dahil po ang mission natin is to proclaim the good news, not to win the argument. Amen? Amen? Let us just proclaim the good news and let the Lord work mightily sa buhay ng ating pong sinishare. Number two, long-term mutual relationship. Sabi po dito, at its best, mission is relational and mutual. Strive for purposeful collaboration that matures into deep-rooted cooperation and significant partnership. Simple lang po ang pag pinag-usapan ang long-term mutual relationship. Friendship will start from that kind of personal relationship ninyo. Di po ba parang minsan meron kang mga, ay parang hindi ko makakasundot yung tao na to. O kaya meron kang mga, nakita mo palang ang gaan-gaan ng aking pakiramdam sa tao na to. And you know what, sometimes with that acquaintance or yung simpleng pagsisimula nyo lang, it will definitely lead you to this significant partnership. Amen ba? Hindi lang friendship eh, pero partnership ang sinasabi po dito. John 4:7 to 10. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" And his disciples had gone into town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" Dahil po dati, pag Jew ka at may Samaritan, hindi ko pwede makipag-usap. Talaga pong magkaawayan. Nag-ismiran po yan. Hindi po nagkikita yan. Kahit eye to eye, ayaw po nilang gawin yon. Pero ito si Jesus, naghihingi ng water sa isang Samaritan woman. And sabi dito, "How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." Jesus answered that, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water." The story of Jesus and the Samaritan woman from the Gospel of John, dito po sa binasa natin, is an example of an approach to mission grounded in mutual relationship. A very simple na, pwede bang humingi ng tubig? Pwede bang tulungan mo ako? And Jesus breaks the social norms. Again, sabi po dyan, hindi nag-associate ang Jews sa Samaritan. And he break that norms among Jews to ask a Samaritan woman
from a drink from well, for a drink from a well. And this surprising request from a Jew captures the woman's interest, curiosity, and sparks the what? Hindi lang basta conversation, pero sabi po dito, theological conversation that lead the Samaritan woman to accept Christ as the Messiah. At hindi natatapos doon, kapatid. Sabi po dito, transformed by interaction, the Samaritan woman spreads the word that Jesus is the Messiah among the Samaritans. And they believe in Jesus because of her testimony. Isang Samaritan woman na testify about Jesus Christ as the Messiah, and they all believe, dahil isang Samaritan na nagsasabi noon. Even Jesus, who gives us far more than we can ever give, uses mutual relationship to further His mission. That's why I don't want to call it friendship lang po. Partnership. We are partnering with whatever God has planned sa buhay mo at sa buhay ko. And when that plan crosses, ibig sabihin talagang matindi po ang gagawin yung dalawa para sa kingdom ng Lord. Amen po ba? Like this one, sabi po dito, relationship usually is the building factor po ng trust and finding favor among the people. Kaya kailangan po natin establish yan. Number three po, holistic engagement. When we talk about holistic engagement, nire-refer po nito yung engagement that is concerned about the whole scope of human need. That's why it begs a question, what do people need? May mga nagsishare po, they have trucks, o kaya meron silang biskuit, meron silang pagkain, meron silang isang kilong bigas, meron silang binibigay na kung ano man po yung tingin nilang pangangailangan ng mga tao. And this is what holistic engagement is all about. Tayo pong church, pupunta po tayo sa mga communities and we are having feeding program po sa kanila. And at the moment, kasama po nun o kakibat po nun yung pong ating pag-share ng Word of God sa kanila. At first, they are coming because of the food and the merienda and the lugaw or whatever po yung pinaprepare ng ating mga outreach volunteers. Pero you know what? At the time na ma-encounter nila ang Panginoon, by their consistent attending because of the lugaw and every snacks na meron po tayo, you know what? It becomes secondary. Dahil yung Word of God na po talagang hinahabol nila, hindi lang yung merienda. Pero we started it doon po sa mga bagay, anong kailangan itong mga tao na to at ibigay natin. Sabi po dito, caring for physical needs first is often the best way to reach someone. Jesus Himself modeled this with His healing ministry. Sabi po ng isang minister sa Mozambique, dealing with the person's physical needs is often a necessary first step to prepare the soil for God's word. Whatever it is, kung ano man pong holistic mission or holistic ministry ang inaas ng Panginoon sa inyo, do it anyway. God will provide and He will definitely give you that favor from the people na nire-reach out mo. Amen po? Last but not the least, sabi po dito, sustainable empowerment. There's an old adage that it's better to teach someone how to fish than to give them fish. Amen po ba? Kaysa ikaw ay patuloy na magbigay ng mga magbigay, turuan mo silang namingwit, turuan mo sila na sila ay mangisda upang matuto sila sa kanilang mga buhay. And when you're reaching out and giving them the very gospel or the truth of Christ, help them para po talaga in whatever ways para po sila ay makatayo at patuloy na makagawa ng mga bagay na iba na po ang outlook nila with Christ in their life. I believe magiging malaki pong impact ang bagay na ito sa kanilang community. Think about what you can do to give people the tools they need for locally sufficient, supported, and sustainable transformation in their own communities and lives. So whatever it is, mga livelihood program. Paten mo sila ng mga bagay na patuloy na makakatulong sa kanila. O kaya kung ano man po yung needs nila, umpisahan mo doon at turuan mo sila kung paano nila masusustain na isupply ng Panginoon ng needs nila. I believe that will be very, very effective para po sa kanila. Sabi po ito, here too, we are looking to Jesus' example. He showed His disciples how to make disciples and taught them His gospel so that they could share it with others. Then His followers went on to plant seeds of the gospel that could be sustained in local churches once they move on to their next call. By design, the mission should multiply as new people carry it to new places. Hindi lang po materia, pero even po yung inyong pag-disciple sa ibang tao. Ilan po sa inyo yung ngayon, kailan lang tinuturoan nyo sila, and after 1 year, after 2 years, kasama nyo na rin po sila para magturo sa ibang tao.
And it's very empowering and satisfying and fulfilling sa part mo. Na habang tinuturuan mo sila, they are also growing on their way, and God and Christ is causing that growth sa kanila, and definitely makikita mo how they are leading others as well, the way you do it and accomplish those things sa kanilang buhay. Dapat i-break po natin yung cycle ng dependency at ng paternalism by promoting interdependence sa kanila. Teach them whatever ways, material man po yan or spiritual man po yan, make way para po talaga sabihin po natin that we are after that sustainable empowerment sa kanila. Hindi yun po yung pag-alis natin o wala po tayo o nawala po tayo, nawala na rin po yung mga taong ating inaabot. Amen po ba? Minsan po kasi we lead them to us. Happy sila pag nandyan tayo. Okay sila pag nandyan tayo upang encourage sila. Pero pag ba tayo nasasabihin natin, oh, paano ba yan? Halimbawa lang po, lilipat po ako sa San Jose. Doon na ako kasi kailangan ako doon. At nawala ako dito, nawala na rin po sila. Because why? You have that connection, ng sila sa, nakakonect sila sa'yo lang. Pero you know what? You have to have that continuous connection. Aside from you, they are connected to the leaders because they can also learn from them. They are connected to the church. Dahil alam nila na dito sila pinant ng Lord, dito sila mag-bloom, dito sila i-grow ng Lord, at dito may plan ng Panginoon para sa buhay nila. Wherever, whenever, o kung man nandito ka, o wala ka man dito, but you are seeing them growing, praise the Lord, because it is He who is continually causing that growth sa tao na yun. Amen po ba? As we end po our discussion, ini-aim po natin ang empowered Christian life sa bawat isa po sa atin. And it is our commitment. Sana ibigay po natin yung commitment natin. Recognizing the responsibility, yung maging compassion po tayo in doing this task and doing this role. The Lord is not just asking for you to comply. Sabihin nyo nga po, comply. Hindi lamang po comply, pero God wants your heart para po gawin ang mga bagay na ito, because when your heart is there, alam po ng Panginoon that He can do mighty things through that heart that touches the heart of other people in ministering to them as well. You must be able to adapt to multitude of things. Kung may pagbabago man pagdating sa culture, customs, phases of life, o kaya po harsh weather condition, COVID, anuman pong klase ng changes, the field and even people doesn't adapt to you. Remind yourself you have to adapt to the field and to the people, because the same message you have before is the same message that you are carrying to them right now. Be able to improvise, be able to adapt so that you can fully overcome. Overcome in a way na hindi ka successful, o kaya hindi in a way na talagang nakakatuwa. Pero you know what? Overcome in a sense that you are bringing more and more souls to the feet of Jesus. And you are continually reaching out for other people para po sila ay effectively ishare ng gospel ng Panginoon. Tayo po ito mayo. As we move forward and learn new skills, at we maximize natin ating mga sarili to the fullest potential na binigay ng Panginoon sa buhay po natin. Let us submit ourselves to God and use ourselves, or use, ayaw mong gamitin ka ng Panginoon in reaching out to others, sharing His gospel, and at the same time, making disciples sa mga tao na kanyang nilinig sa iyo. Lord, we submit ourselves. Let your will be done sa aming mga buhay. Make way, Lord God. Make way upang, Lord God, kami maging daluyan ng iyong pagpapala, maging daluyan ng iyong anointing, maging daluyan ng plano mo sa buong mundo ito, Lord God. Let it be, Lord God, that your plan be accomplished through people who are willing, Lord God, to give our lives to be used by you for your glory and your glory alone. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Let us worship the Lord this time. Your name is the greatest. Your name.